Nagtipon sa District Fellowship ang mga Adventista sa distrito ng Central Occidental Mindoro 1 matapos ang isang linggong pangangaral na pinangungunahan ng kanilang mga church elder. Doon ay magkakasama nilang pinuri at pinasalamatan ng Panginoon sa kanyang pangunguna sa kanilang paglilingkod na umani ng mga tao na nagpasyang magpabautismo. Nagbabalita si Myrene Liave. Bilang pagkatapos ng simultaneous Elders Crusade ay nagkaroon ng distrito ng Central Occidental Mindoro 1 ng fellowship dito sa iglesia ng San Francisco Seventh-day Adventist Church. Ang nasabing krusada ay isang linggong gawain na pinangunahan ng mga elder ng bawat iglesia. Layunin ng krusadang ito ay upang ang bawat leader ng iglesia ay makisangkot sa malawakang gawain ng pagpapalaganap ng salita ng Diyos bilang tugon sa temang I Will Go With My Church. Bunga ng gawain ay may 25 na individual na tumanggap sa ating Panginoon bilang kanilang personal na tagapagligtas. 14 souls ang aming napabinyagan na ito ay non-Adventist lahat. So I'm very happy talaga. I'm so glad na nandyan sa akin ang aking Panginoon Diyos na gumagabay sa akin kung ano aking sasabihin sa mga gabi na aking schedule. Kaya sabi ko nga, kung nandyan ang ating Panginoon Diyos, wala tayong dapat ipangamba. Ayon kay Pastor Dexter Tolentino, Area Coordinator ng Occidental Mindoro, mahalaga na magkaroon ng pagkakaisa sa gawain ng ating Panginoon. Mga minamahal na mga kapatid, ang nais ng ating Panginoon ay tayo magkaisa na isulong yung gawain ng Panginoon sa ating lokal na distrito. Dahil napakahalaga na ang pagkakaisa ng mga kapatid ay nagbibigay sa atin ng kasiglahan ng ating pananampalataya at kasiglahan ng ating paglilingkod. Nasaksihan po natin ang ating pagpapagod sa ating pong programa na ating pong ginanap na Elder Crusade na ito po ay ating pagpapatuloy. Ito po ay isang gawain na inatag sa atin ng Panginoon na tayo pong lahat ay pagpalain pa na upang dumami pa po ang ating mga membro ng Seventh-day Adventist. Ang programang ito ay naging pagpapala sa bawat isa na nakisangkot sa gawain at nagpagamit ng kanilang talento sa naganap na krusada. Ayon sa sulat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Efeso, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Mula rito sa Sablayan Occidental Mindoro, ako si Myrene Liave para sa Hope Today and PUC News.